guys, welcome back to my channel. Today, I will teach you how to open a BDO Kabayan savings account if you're still a student and you don't have any government ID. So, without further ado, let's go! So, ang content ng video na to ay magtatakal about the number 1, requirements and purpose ng kada requirements na yon, number 2, techniques sa interview, and number 3, reasons kung bakit maganda mag-open ng BDO Kabayan savings account. So, first and foremost, you need to prepare the following documents. First is the birth certificate, na kailangan ko ito lagi kapag nag-open tayo ng bank accounts without government IDs and using only the student ID. Number 2 is your student ID. Kailangan po ang student ID ninyo ay pirmado ng dean or principal ng school and meron din signature ninyo. And also your address. Next is your certificate of registration. Makukuha po ito sa school ninyo, sa registrar, or kung meron kayong student portal, meron ito sa account ninyo. And next is, kumuha kayo ng barangay clearance or barangay certificate sa respective barangay offices sa inyo. I think 50 pesos lang ito. So, kailangan niyo po ito kasi require ng BDO na meron kayong proof of residency para parang ano siya, parang backup siya dun sa student ID niyo. And of course, hindi mawawala dito ang proof of remittance. Kailangan po ninyo ito dahil nag-open po kayo ng Kabayan Savings Account which is mag-receive ng money from abroad papuntang Pilipinas. So, ako po, meron akong resibo from Western Union kasi pinadalhan ako last December ng uncle ko. And next is, kailangan nyo ng minimum of 100 pesos as initial deposit. So, ito naman ang mga kailangan gawin at kailangan na alam ninyo kapag darating na kayo sa interview page ng agent sa inyo ng BDO kapag kailangan namin yung interview. So, unang-una sa lahat, dapat alam nyo ang name ng nagpapadala sa inyo. Siyempre, kasi kailangan nalaman din nila kung paano-ano niya siya, anong pangalan niya. Number 2, dapat alam niyo kung saang bansa galing ang ipinapadala sa inyo. Kailangan ng specific na lugar kasi itatanong yun sa inyo. So, kailangan talaga mag-review bago kayo pumunta ng branch. Charot. Number 3, ano ang purpose ng pagpapadala sa inyo? So, kailangan nyo itong sagutin. Halimbawa, allowance nyo sa school, pagpagawa ng bahay, or kung ano-ano pa, pambili ng damot, ganyan. Sa akin po kasi, allowance po sa school ang inilagay ko at sinabi ko, tapos pagpagawa din ng bahay. Next is, kung kaano-ano kayo, ito na nga yung sinasabi ko. Kung kaano-ano ninyo yung magpapadala sa inyo. Sa akin po kasi, kapamilya po yung nagpapadala sa akin, kaya wala nang masyadong tanong. Hindi ko lang po alam kung marami pang itatanong kung hindi ninyo talaga kaano-ano yung nagpapadala. Siguro ka nang dyan is kung ilang beses kang papadala sa isang taon. Akin po kasi, isang beses kada isang buwan. Parang monthly po ang pagpapadala sa akin. And tinatanong din ko kung ilan ang amount ang ipinapadala kada padala niya. So, kapag sa akin po kasi, 30,000 to 50,000 halimbawa. Kapag nag-exceed ng 50,000 yung pagpapadala sa inyo, tatawagan kayo ng BDO kasi parang suspicious yung amount na yun. Kasi mas malaki sa kinikap mo. So, kailangan ilalagay mong range doon mas malaki kesa sa normal na pagpapadala sa inyo. Kung nagigas niyo ako, halimbawa, ang normal na pagpapadala sa inyo is 20,000 to 30,000. Ang ilalagay niyo doon, or tatanggihin niyo doon sa agent is 30 to 50,000 para meron kayong allowance. Para hindi niya kayo matawagan at hindi na liquidation. Ganun po yung pagkaka-explain sa akin doon sa BDO, kaya isinishare ko po sa inyo. And, isa pa, huwag kayong kakabahan kasi baka isipin galing sa sugar daddy ninyo. Charot. Ayun, after ninyong i-interview, after ninyong fill-upan lahat ng documents na ibinigay sa inyo, ang susunod na doon is kunin yung biometrics ninyo. They will take a picture of you, so tatanggalin mo yung mask and yung ano mo doon, yung face shield. And susunod naman noon is kukunin nila yung thumb mark mo. Una is yung right and next is yung left. And another is yung index finger mo naman sa right and left ulit. After nung pagkuha ng biometrics sa'yo, papahintayin ka na lang nila ng several minutes para makuha yung card mo. Siyempre, mag-initial deposit ka ng minimum of 100 pesos muna. After that, wait kayo. Kasi nag-wait ako mga 15 to 20 minutes bago ko nakuha yung card ko. Kasi hindi ko na siya pinalagyan ng pangalan. If papalagyan niyo siya ng pangalan, 3 to 5 days niyo pa siya bago makuha. So ako, excited ako kaya hindi ko na siya pinalagyan ng pangalan pa. And after that, ibibigay na sa inyo yung card ninyo and yung passbook ninyo. Enjoy your Kabayan savings! Magagamit niyo siya! Ito yung mga rason kung bakit magandang mag-open ng BDO Kabayan savings. Unang-una sa lahat, meron ka ng debit card. Pwede ka nang mag-cashless payment sa restaurants and
ไปซื้อ Shopee หรือ Lazada Amazon Shein อะไรก็ได้ตามปะน้องเล็กตู้ไม่มาลืมมาให้ debit card จ้าปีไปนิ่งเนาะมาได้มีเวลาให้มาเข้าปันวิดรอสปีไป Number 3 is อันตัวบักNumber 3, pwede kayong mag-withdraw and mag-save sa ATM na to. Diba? Yung maipon mo sa alkansya mo, i-deposit mo sa BDO, and boom, pwede mo na siyang i-withdraw anytime, kahit anong oras pa yan. Next benefit, isa pang benefit nito is, kapag may BDO, kabayan savings.So, ayun nga, kapag may BDO ka ba yung savings account ka, madali ka na lang, kukuha ng remittan, hihintay mo na lang, ibibigay mo na lang yung bank account number mo dun sa magpapadali sa'yo, and then boom! Minsan, real time yung pagpasok niya, and minsan naman, floating pa yung money sa account mo. Pero madali lang naman, mabilis lang naman, mga 3 days lang naman, magre-reflect na dun sa account mo yung pera. So, ayun guys, yun lang ang naipapayo ko sa inyo as a student din, kasi nahihirapan pa ako maghanap ng government IDs.Mahirap ang makahanap kapag gantong independent sa pamilya. So yun guys, kung may questions kayo, mag-in lang din yung mag-comment sa video na to. And kung may suggestions naman kayo na mga bagong videos about bank or kahit ano pa, just comment down below and sasagutin kayo ng lahat at nasa. Kaya ko, God bless everyone. Please subscribe to my channel to support me kasi babuhan lang ako. Thank you!